So ito yung mga isa sa mga basilan na nangingitlog ko dito. Yan yung roaster na ginagamit ko na basilan. So nandito po yung kanilang mga itlog. So ngayon, gaano ba ka-importante na dapat kung ang inyong setup naka-confine? Yan, tulad sa atin ganyan o. Naka-confine yan o. Dito may naglilimlim ako. So kung ang setup natin ay naka-confine, so may tendency talaga na sa isang pugaran, minsan may dalawa o tatlo na magsishare dito. Dito mga itlog sabay-sabay. So ang mangyari kasi dito, yung ating mga itlog ay mababasag po ito. So once mabasag po yung mga itlog, lalo na itong mga basilan, malalaking manok ko sila. Ang tendency kasi nito is, once mapisa ito or mabasag ito, lahat yan, kung hindi natin makita, ay magiging mabaho o mabulok na po yung kanilang mga itlog. So pagpunta ko kanina, may nabasag dito, ginagawa ko lang ay pinunasan ko lang ng tila yung hindi basa. So yan o. So hindi tayo sigurado din na yung ginagawa po natin na paraan na kung itong mga itlog ho ba ng ating mga basilan, ng ating mga manok, ay mapipisa ho ito. So hindi po tayo, wala po tayong kasiguraduhan yan. Whereas kung mayroon ka sanang mga incubator dito, ay dapat ano, once may mga itlog, pick up na lang natin dyan. So dito, tulad dito, tatlo yung ano, mga itlog dito. Dapat kinukuha natin yung itlog tapos i-load natin sa incubator. So dito, since malaki sana yung area dito, kasi ata dito mga 40 o 45 na mga manok dito. Kaso dalawa na lang yung nilagay ko dito. Dahil dito sila, dalawa po yung nangingitlog dito. So tulad dito, ang daming itlog dito. Ayan. Daming itlog dito ng mga basilan. Kasi nga, tatlo sila dito. So, once mag-jump sila dyan, so, ang mangyari ay pwedeng ano, mabasag yung kailang mga itlog. So, masabi ko ay sayang talaga yung ating time, yung ating gastos natin sa feeds araw-araw, yung ating species araw-araw sa ating mga manok na wala man lang tayo makukulik na itlog. Or kaya, kung mangitlog naman sila tulad niyan, hindi mapipisa. Kasi nga sayang. Hindi mapipisa dahil yun nga, mabulok na lang yung kanilang itlog dahil meron nang nabasa kasi dito. So, hoping na ito, kahit ilan na lang yung mapisa ho dito. So, dyan din po, nilagay ko yung iba ng mga inahin ko ng mga basilan. Actually, there are mga 15 ito ng mga basilan ko. Marami ito. Yan. Dito yung ano, dito yung mga basilan ko. Na iba, basilan, basilan. Ayan, marami dito mga basilan. Meron ba dyan? Yung roaster na ginagamit ko. Dito, nilagay ko lang kanina. Ayan, may itlog na isa. Dito banda, nilagay ko ng pugaran dito. Wala, kasi ngayon ko lang ito naglagay ng ano, ng pugaran. Ba't galit? Ito isa mga basila. So yung iba doon na nag-share ng ano, ng tatlo or minsan sa isang pugaran dalawa, nilipat ko lang dito para hindi mabasag yung mga itlog. Halimbawa no, kung ganyan, 10 yung ilagay natin dito ng mga manok, kahit isang pugaran lang yung ilagay natin dyan, okay lang, kasi kung everyday ka magkukulik ng itlog at ilod mo sa incubator, walang problema. So, since bago pa lang tayo dito, ayan, bagong katatapos lang itong pabahay sa ating manukan, kaya naisipan ko na
Siguro bibili na lang ako siguro talaga ng incubator talaga. Napaka-importante para mas mabilis yung pagdami ng ating mga manok at makontrol natin din yung ano, yung pagkaroon ng maraming mabahong itlog. Alika, alika. Ikaw, kanina ka pa dyan ah. Alika, ayan. Basilan. Yan. Gutom na tato ah. Yan yung rooster na ginagamit ko ng basilan din. Go. At dito naman banda, ang nangyari ho dito is instead of 1:3, nagiging 1:1 na lang. Isang rooster, isang hen na basilan. Kasi nga doon, naglagay tayo ng paitlogan nila. Ang nangyari kasi is tatlo yung nangitlog doon. Naglagay tayo dyan. Bakit kaya lahat dyan doon nangitlog? So, kinuha ko na lang yung dalawang inahin ng mga basilan para hindi na mabasag yung kailang mga itlog. So, ngayon, tingnan natin mamaya yung itlog. Ito yung rooster na ginagamit ko na basilan na 8 months old. Ayan, pure basilan. This one, pure na basilan na inahin na manok. Tingnan natin yung kailang mga itlog. Ayan, ang daming itlog dito. Ilan ba yung itlog niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, bago pa lang sila ng itlog, pero ang daming itlog dito. So, hindi na tayo magtaka bakit marami yung kailang mga itlog kasi dalawa or tatlo yung nagsishare po dito na itlog ng ano, ating mga basilan. So yun, napaka-importante ng incubator talaga. Dito mga sampi, no? Down. Dito yung mga sampin ko. 1:8 yung nilagay ko dito. Kasi kung dalawang rooster yung nilagay ko dito, magsabong kasi. Yan. Dito, kung nagtatanong ko kayo, kung ang itong sampin ay naglimlim po ba ito? Yan o. So, yan o, marami yung kanyang itlog. Kasi nga, I think mga dalawa or tatlo ata dito ng itlog nung una. Kaya yan o, yung iba hindi na malimliman siguro niya. Ako, paano yan? Kung ma-incubator lang sana tayo, napakadali lang sana yung pag-alaga ng manok. Eh, nako. At hindi sana masayang yung mga itlog ng ating mga alagang manok, oh. So actually, apat sana yung mga paitlogan na nilagay ko dyan. Kaso bakit dyan talaga sila mga itlog? Ayun ko. So, hindi kasi katulad nung mga manok natin doon sa probinsya ng Cebu na naka-free range lang sila. Tulad ganito, yan o. Hindi sila makalabas. Yan lang yan sila nangingitlog. Dito lang yung ano, yung area nila. So, may mga panahon talaga na magsishare sila sa isang ano, pugad o. Yan. So kung ano ang kung meron kayong manuka na tulad nitong setup sa akin na lahat ay naka-confine ay dapat isa sa pangunahing ihanda
At paglana ng budget is yung incubator talaga. Kahit 100 capacity lang siguro, pwede na yon. So, ito yung experiment ko na pinag-cross ko yung isang game fowl na Peruvian rooster sa isang mga native na manok. So, tingnan natin kung ano yung maging resulta kaya nito. O kaya, ano kaya yung maging lasa ng karne ng isang native na pinag-cross natin sa isang manok panabong. Nag one-on-one na lang yung ating manok. Isang rooster at isang hen na basilan. Ayan na. So ang lapad pala ng ano no ng basilan. Actually bata pa ito. Yan. Ang lakas pala nilang kumain. Meron dito is 2, 4, 6 bali 6 na hens and 1 rooster na basilan yung ginagamit ko dito. Ayan. So by the way, ang dami palang kailangan no na budget kapag magsimula tayo sa isang manukan. Bahay pa lang, nako, napakagastos na. Pagbili pa lang ng mga materyales, yan, mga breeder, yan, napakamahal. Ang incubator, sa nalaman ko, yung nag-inquire ako na 100 capacity ay nasa about mga 12,000 o 11,000. So, napakamahal po pala. Dito naman 1:3. Yan oh. Dito yan oh, tingnan nyo kung gaano kadami yung itlog dito. Ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kasi nga tatlo yung naging itlog dito. I think dito yung isa is naglilimlim na po yung isa. Kaya yung iba na nagsishare dito na ng itlog na manok ay nililipat ko na lang sila doon. Yan. Yung nakita nyo kanina sa video.
So, pakainin natin yung ating mga manok. Manok na maitim. Agay! So, dapat yung ganito na mga manok na nangingitlog na, dapat ay limited lang po yung ipapakain natin sa kanila. Two, four, six, seven. Bali, eight ito. Yan. Ngewk. Kakain na yan sila. Ang busog-busog nyo na.